What is up guys, MG here. In this video, let's talk about should I join a guild and what are the benefits in joining a guild. Without further ado, let's dive into it. So ngayon, nandito tayo sa official Twitter account ng Pixels at in-explain nila dito kung paano mo mag-join at kung paano ba yung iba pang mechanism or features na sinasabi dito sa guild system na meron sila. At top 20 guilds pa lang ngayon ang available para makapag-join ka ng guild, no? Para maunawaan niyo mga kaibigan, ano ba yung shard na sinasabi nila dito? Shard is a way para suportahan niyo yung guild bilang member na at hindi lang supporter. So you should buy a shard para makapag-join ka ng guild. So it will cost a certain pixel para makapag-join ka sa isang guild at makabuy ka nitong shard na tinatawag ng Pixels, no? Para magawa mo 'yon, no, kailangan mo mag-request sa guild. Yung guild leaders o yung guild owner ang merong decision kung magkano ba yung shard na ilalagay niya doon sa loob ng guild na create niya. Para maunawaan nyo, once na bumalik ka ng shard, merong right ang guild owner na lagyan ng incrementation or manatili lang doon sa price value na gusto niyang ibenta yung shard na meron siya. For example, nag-join ka sa guild na to na worth 100 pixel ang isang shard. Eh, ang decision ng guild owner is pataasin natin yan by incrementing or putting 2 pixel kada may mag-join o bibili ng shard. So meaning, pag bumili ka ng shard na worth 100 pixel, ang susunod na bibili sa'yo would be 102 pixel na para doon sa shard na yun. Ngayon, ano ba yung dulot ng shard na to? Yan, na dapat yung malaman. Meron tayong illustration dito from our friend na si Daryl at you should follow him on Twitter para mas malaming kayong malaman tungkol sa Web3. Pinost ito nung Feb 19 at magandang illustration dito ni Daryl. Para maunawaan nyo, this is what you call the guild tech or yung guild system na sinusunod ng Pixel. So once you buy a shard, no, magbigay benefit yan para sa guild at yung guild will set a certain amount of Pixel para bumili ka. At pwede mong ibenta yon once na merong ibang gustong bumili. Okay, so nakadepende ngayon sa yan. Ngayon, meron makukuha yung guild, no, na parang certain tax or certain commission sa bawat shard na mabebenta nila. Why? Kasi yun yung pwede nilang gamiting resources for future activity kung ano man yung decision ng guild owner at ng guild itself. So ano ba yung dapat nyo pang maunawaan dito, no? Halimbawa, umalis ba ako ng guild? Ano ba yung mga pwedeng mangyari? Ano ba yung magiging benefit pa sa akin ng guild din kapag ako ay nag-join sa kanila? So pupunta tayo sa AMA recap ng Pixel at dito natin mauunawaan ano ba yung dapat nating paghandaan pagdating na tayo ay nag-join sa isang guild. Ano ba yung gagawin nila? Dapat ba ako sumayo ng guild? Hindi ba ako dapat sumayo ng guild? So nandito tayo sa AMA recap. Again, I am creating content kung ano lang yung na-impose ng developers at I will not add up any information unless nakakuha tayo ng insight from the devs itself. Kung may masasabi man akong ibang bagay dito, those are my speculation and I will tell it on the video. Now, sabi nila sa AMA dito mga kaibigan, no? Ito yung nababahala ng iba. Ang question nila dito, yung single soul player will be quite discouraging for solo players. So ang sagot nila dito, we hope not. We expect solo players to be farming on their own spec a lot. So we want to be globally limit the higher tier of resources. So there's two options. Ayan. For solo players, you can join a guild or get your own land. But there's a tons of progression on the spec. So kung hindi nyo alam mga ibigan, magkakaroon ng upgrade soon ang ating mga spec na pwede na tayong magtanim. So right now, we can only plant 4 crops dun or 4 soil lang yung pwede nating itanim doon sa ating mga spec. At soon, sa Pixel, magkakaroon ng upgrade ng mga spec natin para sa mga solo players na ayaw mag-join ng guild. Ngayon, kung gusto mo naman talaga mag-harvest, kung gusto mo naman talaga magtanim ng marami, now you should buy a land. So, hindi naman recommendable yun, di ba? So, next, how can a single player farm blue land without being part of the guild? Ito, some lands are going to be free for all. You still can if you find the right land. Pixel has 150 lands right now and we will probably leave those. Ito yung laging tinatanong sa atin na paano na kami sa next chapter, sa chapter 2 pag nag-umpisa na tong guild system ni
pixels, no? Marami pong lens na OOP na lang dyan at hindi nga lang natin alam yung exact numbers o exact farm lens na open for public sa pixels. At nabanggit nga nila dito, meron silang 150 lens na available pa for public. So, kailangan nilang hanapin yung right lens na yan para doon. Ngayon, actually, may ibang mga guilds na binibigyan at may ibang mga farm owners no, na binibigyan ng pagkakataon na makapag-farm pa rin yung ibang mga players sa Pixel. So, huwag kayo masyadong kabahan na hindi na kayo makagawa ng task na i-deliver kay Hazel. Okay? So, magkano ba yung upgrade cost para dun sa spec? So, right now, tinitignan pa nila kung ano yung exact value na pwede nilang ilagay para dun sa pag-upgrade ng ating spec. Kasi malaking bagay yun eh. Ngayon, pinag-iisipan nila yan sa behavior ng mga players. So, kaya importante na dapat naiintindihan nyo yung paglalaro ng pixel at di lang kayo natingin kung paano nyo makukuha yung pixel token. Okay? Now, meron silang binabanggit dito na paano ba ako pipili ng magandang guild? Ayan, yung malaking tanong. Okay? So, nabanggit ko doon may previous video at sa aking stream, no? Ano ba yung dapat nyong salihang guild? Number 1, ito yung dapat yung sagilang guild. Kahit wala kang farmland, is i-accept ka pa rin nila dahil active player ka at competitive player ka para makatulong ka dun sa guild economy war na mangyayari sa chapter 2. Number 2, naiintindihan ng guild owner kung ano yung strategy na pwedeng gawin niya para dun sa susunod or upcoming events ng pixels. Okay? Number 3, hindi ka pagkakaperahan ng guild. Okay? Kasi ganito yan. Kapag bumalik ka ng shard sa kanila at naisipan mo na parang hindi ka okay dun sa guild na sinaliwan mo sa loob ng pixel, na meron silang certain commission na makukuha once you leave the guild o pag binenta mo na yung shards na meron ka. Hindi naman tayo pwede mag-complain or magalit kung ano man yung isiset na shards value o pixel token na babayaran natin para dun sa shard na yun. Again, sistema na yan ng mga guild owners at bahala silang mag-set niyan. Kaya intindihin nyo mabuti yun. Okay, so going back dito sa ating guild dashboard or sa pixel dashboard, no, para makita nyo, no, ito yung available na guilds na pwede nyo salian as of this recording. So, like I said, mga kaibigan, no, beneficial para sa mga guild owners at pa sa isang guild para sa chapter 2 ng pixel na may mga land yung mga kasama sa kanila. But, ito yung kailangan nyong maintindihan, no, dumadami na po ang players ng pixels at gusto na lang gumawa na activity, no, by inserting or by including creating a guild sa loob ng game, no? At marami naman talagang guild sa pixels na wala pa to eh nag-uumpisa na maglaro at malaking factor 'yon sa development at progression at growth ng pixel itself, no? Kaya kung magjo-join ka dito, wala namang problema 'yan, no? Wala namang problema kahit anong guild salihin niyo, guys, walang problema. Basta hanapin niyo yung guild na mag-e-enjoy kayo at kayo ay magiging competitive. At I know, ito yung isang malaking bagay yan. I know, Pixel has many ways to incentivize their players dahil ang mga players ang tumulong sa kanila para makilala ang Pixels. Ngayon, kung tatanungin nyo saan ba ako sasaling guild, syempre dito sa guild namin, sa RDG. Right now, hindi pa po open yung guild at pinag-iisipan pa ni Boss Vic ano bang strategy na gagawin, syempre para makapasok tayo sa leaderboard ng Pixels. And that's it. If you find this helpful, please subscribe to my YouTube channel. Comment down below ano ba yung gusto nyong pag-usapan natin dito. And share this video para marami tayong maturuan at matulungan sa paglalaro ng Pixels. This is Master Gamote. Let's play, earn, enjoy playing Pixels. See you on the next video. Peace!